Mabuhay at maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. By the way, it's 9:43 PM Wednesday, September 2, bongga, diba? So, medyo dilikit ko to kasi baka mamaya hindi masyadong malakas, mahinaan. Anyways, ayun na nga, nagkaroon ng virtual Preston kanina ang Love Thy Woman. Of course, ang cast ng Love Thy Woman ay si Kim Chu, Rufa Gutierrez, Sunshine Cruz, Yula Valdez, Yam Concepcion. Actually, parang sa mga artista, parang 5 lang silang nandun. Wala si Cian Lim, puro babae ang nandun. Tapos, kasama yung dalawang director, si Jojo, si Direk Jojo Sagi, at saka si Direk Andoy Ranay. Okay naman yung press con, parang medyo konti lang kami, medyo hindi ko alam kung bakit. Sa, parang sa print, less than 10 yata kami. Pero okay na rin, at least nakapagtanong kami ng maayos din naman, kahit pa paano. Kumbaga, kasi ganito naman yan eh. Sa dami ng cast, kailangan mo matanong lahat yon. So, kumbaga kung ang isang reporter o isang vlogger na inimbita ay magtatanong sa lahat ng artista, mauubos talaga yung oras. Pero more, pero kahit na, kasi 5 PM yung virtual press con. Pero alam nyo ba, na ang saya-saya pa rin, kasi nga, kaaliw kausap yung mga artista. Hindi, napangit ko ba sa Sunshine Cruz? Ayun, basta kaaliw silang kausap na talagang napaka... Lalo si Rufa, syempre, napakasaya niyang kausap. Tsaka pag sumasagot talaga, ever since naman kasi si Rufa, matagal ko nang kakilala. Sabi niya nga, 33 years na siya sa business. Siguro kung gaano siya katagal sa showbiz, baka ganun din ako. Sabi niya nga, magkasabay lang kami. Kasi nga, tinawag ko siyang veteran. So, kasi kung titignan mo, pagdating sa line of, kumbaga sa work, mas matagal na si Rufa na nag-work eh. Si Yula matagal na din sa showbiz, pero remember, recently na siya lang siya halos yung sa mga pangako sa yun na lang siya nabigyan ng chance, diba? Yung sa kanila ni Jean Garcia. Eh si Rufa bata pa lang, kumbaga nagbibida na, yun ang point ko doon. So hanggang sa nabiging beauty queen, tas ang ganda-ganda ng mga tanungan tungkol sa kanya. So kanina syempre, inusisa kay Rufa yung tungkol sa... Naalala niyo yung actually nagkaroon din ako dito ng topic doon eh. Naloka si Rufa na nagte-twerk-twerk yung anak niya, si Lorene, yung panganay niya si Lorene. So naloka-loka si Rufa. Hinampas niya yung puwet, pinalo niya yung puwet ng anak niya kasi hindi pala niya, yung sa totoo lang, hindi pala siya aware na binibidyohan yun, na nakukuna ng video, nakasama siya. So kuwang-kuwa yung reaction niya. So naloka-loka daw siya, parang ganoon. So tapos ayan, may sagot siya tungkol doon kung ano ba talaga ang katotohanan, kung anong ang totoong kwento doon. Tapos naloka lang kasi siya nung nalaman niya na, kasi ang dami-dami na nagte-text sa kanya, nagche-chat sa kanya, ang daming notifications. Tapos nung nalaman niya, nung napanood niya yung video, doon niya na-realize na para na rin pala siyang si Annabelle Rama. So talagang siya mismo, para siyang nanay niya, naloloka-loka siya. Eh di ba alam niyo naman yan, Diyos ko. Alam niyo naman kung anong experience ni Rufa kay Annabelle Rama, at witness ako doon na talagang lahat ng maliligaw ni Rufa dati ay ginigera, sinusugot ni Tita Annabelle Rama. Those were the days, mga dad's entertainment days pa, mga bata pa noon. So, yun nga. So, parang feeling ni Rufa, ay sandali, little by little, nagiging Annabelle Rama siya sa mga anak niya, kay Lorene at kay Venice. So, actually, dinadaan niya lang sa tawa, pero knowing her talaga, gusto niya may pa... although siya, syempre, naranasan niya sa nanay niya, na for sure, unti-unti, without her, yung pakiramdam niya, eh, parang hindi. Pero nung napanood niya sa video nga, doon niya na-realize, my gosh, Annabelle Rama rin siya. Ang difference lang ni Rufa kay Annabelle Rama, kay Tita Annabelle Rama, si Rufa Inglesera, di ba? Si Annabelle, si Tita Annabelle ay Bisaya, tsaka talagang ang mga lengguwahe ni Tita Annabelle, talaga nakakaloka. Pero si Rufa, socialera, siyempre Inglesera, pero nung sabi din na yun niya. So yun ang version niya. Tapos tinanong ko rin siya tungkol sa kung nakikita niya ba yung sarili niya kay Kim Chu. Kasi si Rufa nga, marami ng pinagdaanan in terms of teleserye and lahat-lahat naman, di ba? Kumbaga pelikula, pwede na siya i-consider na veteran. Tapos nagkwento siya about experience niya with Kim Chu. Tapos kasi 'di ba, ngayon maraming youngster na walang respeto sa mga mas nakakatanda sa kanila. Maraming kakilala,
marami akong kakilala ng mga kabatch nila Rufa na feeling nila dinadaan-daanan na lang sila ng mga young star. Yung mga ngayon, yung, lalo na yung mga feeling sikat, ganun yung experience. Actually, hindi lang isang tao, hindi lang isang artista, marami artista na nagkikwento sa akin na may mga ganyan silang experience yung nakaupo sila, tapos dadaanan lang sila ng mga young stars, ng mga bagong artista, ni hindi man lang sila approach o magpakilala. Tapos kaya may isa akong artista na siyang lumapit talaga sa isang young star at sinabi niyang, "Hi. Ako si blah 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 ganyan ganyan ganyan." So parang baka na-insulto yung artista na yan. Mula nun, alam mo, tama yan. Bigyan nyo ng leksyon yung mga artista na ganyan. Yung hindi marunong bumate, hindi marunong magbigay ng respeto sa mga mas nakakatanda sa kanila. So, napakaliit ng showbiz. So, huwag masyado magmalita. Yung iba kasi ang rason nila, nahihiya sila. Diba? May mga ganun silang chika na nahihiya silang lumapit. Pero hindi, ang sumatotal pa rin nun. Magbigay ka ng respeto kahit na anong paman yan. So, tinanong to kung gano'n ang na-experience ni Rufa kay Kim Chu. At narito po ang sagot niya. Hindi ko na-detalye kung anong naging sagot niya. Pero sayang lang kasi due to parang nagkaroon ng technical problems. Yung audio medyo, yan ang hirap sa virtual press. Kasi minsan, ang ganda-ganda na nga ng pinag-uusapan niyo. Biglang hindi kayo nagkakaintindihan simply because merong mga nag-i-interrupt na kung ano-ano. But anyways, pagtsagaan niyo na lang muna. Again, lagi ko namang sinasabi na pagtsagaan niyo na lang muna. So, hindi na ako mag-outro. By the way, ako po si Donald Sermino at yes, nakatutok po kayo sa aking YouTube channel. At syempre, nagpapasalamat ako sa patuloy niyong pag-suporta dito sa aking YouTube channel. At eto na po, panoorin niyo po ang interview ko kay Rufa Gutierrez, ang naganap na chika ni Rufa Gutierrez sa virtual press ko ng Love Thy Woman. Yes, panoorin po natin. Let's watch this, guys! TikTok na yun. So, after 1 hour, bakit pumasabog na ang daming notifications, ang daming messages. Pinost pala ni Lorene yung TikTok na kinunan niya earlier. So sabi niya, "Mommy, Mommy, look, I have to show you something." Ako naman, "What?" Biglang sasayaw na lang siya. So, nakukuha niya yung natural, authentic reaction ko. And ako naman, "Can you stop twerking? My God!" So, tuwang-tuwa naman si Lorene na nakuha niya yung reaction kong gano'n, na parang ala Annabelle Rama na Inglesera. So, pinost niya ngayon. And I think nagustuhan ng mga tao kasi nga parang, "My God, Rufa, parang naring na naring dating mo, parang kang mommy mo." So, ew, I don't wanna end up like my mom. Sabi ko, that's not the goal. Pero apparently, tuwang-tuwa yung mga Pilipino na nanay. Kasi nga, lumabas yung pagka-conservative ko na, "Hoy, huwag ka mag-twerk, mag-aral ka dun sa taas." Oh my God, I'm becoming like an Annabelle. Mga pelikula, parang pwedeng sabihin na veteran ka na rin eh, di ba? Sabi naman veteran. Pag sinabi kong veteran ka, veteran na rin ako. Parang like 80 years old. Oo, so nakita mo ba somehow yung sarili mo, yung kung paano mag-work sila into yung young cast? Well, nakikita ko talaga kasi talagang during the time na since sinabi mong veteran na ako, feeling ko 80 years old na ako. Pero no, 33 years na ako sa industriya. So, nakikita ko talaga ang mga bagets ngayon. Katulad ni they're so hardworking, they're so energetic. At nakikita ko, siguro masasabi ko, yung mga artista ngayon, correct me if I'm wrong ha, especially kay Kim, hindi ko nakikita na, "Ay, girl, Kim Chu ako, tumabi-tabi ka dyan." You know, walang star, pag-trip siya. Hindi siya ganun, di ba? Parang, she's so nice, she's so polite to everyone. And I don't see that ganun siyang error, you know? And I really must say na si Kim talagang she built herself mula nung sumalo sa PBB hanggang ngayon. Makikita mo talaga success has not changed her. So Kim, keep up the fear and don't ever change and don't let it ever get to your head. Because remember, fame is fleeting. Today you're up, tomorrow you're down. But what's important is if you have a good heart and you're really professional with your work. Baka talaga si Rufa sumagot. Ang Miss World naman yun, Miss Rufa. Miss World talaga. Don't talk ako veteran ka
ka na rin ha, kasi magkasabay tayo. Oo na, tsaka knowing yung Rufa, kung may magmamaldita sa'yo, I'm sure hindi naman ikaw yung tipo ng, well. So, ano mo, in this, ano, love thy woman? With this group, wala talaga. Wala talaga. I mean, siguro no first day na intimidate ako kay Miss Yu. Kasi, syempre, you know, like, sabi, mataray na siya. I only felt that the first day. Miss Yu. After that, wala na. Kasi naging ex naman sa ng kuya ko. So, okay lang. Parang, oh my God. Ang talaga ni Rufa. Nag-drive kami kaagad. Ayan, thank you Rufa and good luck. Okay. And stay pretty. Para ka talagang rain and rain na ka dyan sa background mo, sa upuan mo. Fit for a queen ka talaga. Yay, thank you, Don. Thank you, Miss. Thank you.